Good day mga ka-idol. Marami na ang nagtatanong ano na nga ba ang update para sa Barangay Ginebra San Miguel. Matapos nga ito ma-eliminate ng Meralco Ball sa semi-final matchup nila. Ayon nga sa isang insider natin, ang Barangay Ginebra San Miguel ay naghahanap nga ngayon ng point guard na posibleng ipalit na kay L.A. Tenorio na nagkakaedad na. Ayon sa ating insider, nag-i-scout na nga ngayon ang Barangay Ginebra San Miguel sa mga pumapasok na player sa PBA Annual Rookie Draft. Meron na kasi nagpasa ng mga papel. At isa na nga sa mga posibleng kunin ng Barangay Ginebra San Miguel sa paparating na July sa kanilang Annual Rookie Draft ay itong point guard na Filipino-Swedish. Itong Filipino-Swedish na ito ay 25 years old at mayroong height na 6'1". Isa itong court general na meron attacking ability, passing ability at syempre outside shooting ability na po pwede maging sandalan ni Coach Timcon pagdating sa crunch time. Ang pangalan ng player na ito ay si Felix Limete. Si Felix Limete ay Filipino-Swedish na 25 years old at merong height na 6'1 na nakapaglaro sa college sa Amerika sa ilalim ng Salt Lake City College. Kumbaga, isa itong US NCAA Division 1. Marami ang nagsasabi basta Division 1 ay malalakas at matataas at isa nga ito sa mga sinasandalan ng nasabing kupunan na Salt Lake City, si Felix Limete. Kung sakasakaling maidagdag ito sa lineup ng Barangay Ginebra San Miguel ay malaki ang tsansa na makakaroon ito ng playing time kay Coach Timcon. Alam naman natin si Coach Timcon, paboritong paborito nito ang mga Pilipino-American, lalong-lalo na basta pogi ay tiyak mayroong paglalagyan kay Coach Timcon na napansin na ng karamihan. Alam natin pagdating kay Coach Timcon, mapapa-improve ni Coach Timcon kung anuman ang mga arsenal neto at malaki ang posibilidad sa ilalim ni L.A. Tenorio ay malaki ang tsansa na mai-improve nito ang kanyang pagiging court general at ito ang magiging posibleng bagong muka ng Barangay Ginebra San Miguel, si Felix Limete. Kung sakasakali man makuha ito ng Barangay Ginebra ay malaki ang tsansa sa first round ito makukuha ng Barangay Ginebra San Miguel. Samantala, punta naman tayo sa San Miguel Vermin matapos nga matalo sa finals ng Meralco Bolts. Naghahanda na nga ngayon din ang San Miguel Vermin sa mga rotation or blockbuster na balasahan sa kanilang lineup. Especially ang kanilang import ay naghahanda na rin ang San Miguel Vermin. Itingnan na ang serbisyo ng isang NBA caliber na player na ito. Ang import na ito ay si Jordan Bill. Si Jordan Bill ay pumasok noong 2017 sa NBA at nakuha ito sa second round ng Chicago Bulls noong 2017. Ang pagkatapos ng stint nito sa Chicago Bulls ay lumipat ito ng Golden State Warriors na kung saan nagkaroon nga ito ng kampiyonato kasama si Stephen Curry at si Klay Thompson. At pagkatapos noon ay lumipat ito ng Wolves, Memphis, Wizard sa China at ngayon ay sa Lebanese Ponce sa Europa. Sa katatag at lakas nitong si Jordan Bill ay malaki ang maitutulong nito para sa San Miguel Vermin para makapag-complement kay Junmar Fajardo. Hindi kinakailangan ni Junmar Fajardo ng loaded dahil itong si Jordan Bill malaki ang tsansa na malaki ang maitutulong nito kay Junmar Fajardo lalong-lalo na pagdating sa puntos. Si Jordan Bill ay two-way player na posibleng magpabulaga sa mga fans ng San Miguel Vermin at madala muli papunta sa finals ang San Miguel Vermin. Ayon nga sa isang insider natin, kinakausap na ng mabuti at ininegotiate na daw ito ngayon ng San Miguel habang maaga pa at hopefully daw sa second week ng July ay kung sakali man ang kanilang negosisyon ay maging 100% na agad-agad palilipa rin ito para sa paghahanda
sa paparating na Governor's Cup na kung saan ay merong height limit na 6'6". Kaya naman inaasahan na ang San Miguel Vermin ay isa sa magiging favorite championship contender na naman pagdating sa paparating na Governor's Cup at hopefully makakuha rin ng magandang pick sa paparating na rookie annual draft. Ano sa tingin nyo? Ito bang si Jordan Bell kayang-kaya niyang bitbitin patungo sa finals ang San Miguel at makakuha ng Governor's Cup champion? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe by Sports Channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa mo natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin kay Sir Adrian Dulay at sa Dulay Family, Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Ronald Bersovidad, Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon Family, John David Gulapa, Scott Ranger, Ricky Lansan ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Dennis Lagdaan, Francis Aruta at si Mr. Julius Roche. Kumusta na sir? Congratulations sa bagong baby nyo. Marami pong salamat sa walang sawan yung pagsuporta. Pakibisita rin po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipalo, pakishare ganun din po sa YouTube channel ko at sa bagong TikTok channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.